Matapos ang panayam, Kitato Mendoza noong nakaraang linggo, dahil sa panawagan nitong i-public bidding ang CBD terminal, nagbigay na rin ng pahayag si Mayor Nelson Legacion ng LGU Nagas sa isyu na ito. Sinabi ni Legacion na pwede umanong magbago ang ordinansa kung saan nakapaloob dito na dapat pribado umano ang magpalakad ng nasabing terminal. Maaalala na ito rin ang hangad ngayon ni Mendoza na i-public bidding na ito dahil sa mga nabanggit na dahilan. Pag-iinpormaran niya na ako na garubaga ang desisyon ng niyan da kang City Hall dahil na ipapabidding, tardakula da ang pagkikita ninda. Nagulat lang po ako na sagot ko niyan, gusto pa po niyang ipabid ang operasyon kan Bicol Central Station. Samantalang igwana pong nainot na desisyon na an magpadalaga na po kayan iyo ang lokal na gobyerno kan Naga. Mayo po kitang nahihiling na dahilan para ang nasabi na pong terminal itao ang operasyon sa pribadong sektor. Baray po ang padalagan ko niyan kan Bicol Central Station. Mismong ang mga tao ang makakapagsabi po kayan. Pandua, insofar as revenue is concerned, malinaw po na mas dakula ang napupunta sa kaban kan lokal na gobyerno kan Naga kaysa po kan mga nakaaging taon na ini po daipig papadalagan kan lokal na gobyerno kan Naga. Sa panayam ng Beach TV News Kiligasyon, dahil sa pamamalakad ng LGU Naga, malaki umano ang pinagbago ng terminal, lalong-lalo na sa serbisyo at income revenue nito. Mas madali na umano ang aksyon sa pangangailangan ng terminal. Dagdag pa ni Legacion na halos 50 million pesos a year ang income ng terminal sa pamamalakad ng lokal na gobyerno ng Naga at halos 30 million pesos naman ang net income nito. Number one, servisyo. Number two, itong revenues being generated. Okay. Pag-abot po sa servisyo, aramtaman po, madali po si pag-aksyon, lalang-lalo na po sa able management po ni Mr. Nonoy Reforzado as terminal manager. Ano man si mga kinakaipuhan na gigibuhon, ginigiribo po tulos. Dahil umano sa mga bagong business establishments na nasasakupan ng terminal, kaya lumaki ang income nito. Nariyan ang hotel, stall, pagpapatayo ng LCC at pagsasaayos ng parking area sa terminal. Nabanggit rin ni Legacion na kung dati umano ay may bayad ang paggamit ng comfort room, ngayon libre na at malinis na umano ang palikuran sa terminal. Right now, halimbawa po baga, si paggamit po kan comfort room. Kaito po may bayad, ngunyan libre. Si paggamit po kan parking area, kaito po may bayad, ngunyan mayo. Igwa ka pong may hiling dyan na patrabaho. Ang saro po na sangunyan, apektado, itong area na pigpaparkingan. But ultimately, although igwa pa man nagagamit ko niyan, ultimately, mafi-free up po yan and mas lalo po mapapakaray. Ta itong area na ito will still be used. Gagamitin man po giraray bilang parking area as in libre po yan sa publiko. Samantala, nais lamang umano malinaw ni Legacion ang issue sa terminal at maiwasan na rin ang alitan sa pagitan nila ni Tato Mendoza. Eden Florita, Beach TV News. Tara na sa JJC Suds Laundry Services. Wash, dry, fold and chill. Enjoy free Wi-Fi and TV viewing while waiting for your laundry in their fully air-conditioned and spacious laundry lounge. JJC Suds Laundry Service has also a parking space for easy drop-off. They also offer cold soft drinks, hot coffee, and other snacks. Convenience at your fingertips while you wait. JJC Suds Laundry Service also offers self-service and same-day pickup delivery. Highly recommended talaga for superb customer service. Located at Unit 1-E, Red Corner Residences, Don Street, Corner Dayangdang, Naga City, with contact number 0906-239-1957 or 099-9899.
7714. So, ang extra service na ino-offer po namin ay comforters, ironing of clothes, hand wash, dry cleaning of shoes, and dry cleaning of clothes. JJC Suits Laundry Services. Convenience at its best.